So, magandang gabi, may developments tayo sa ating ano, sa People's Initiative. Still not a very good one, but relatively okay. Relatively, ha? Kasi, so ito yung nangyari. Ayon kay, ano, kay President, ay, Senate President Zubiri, nag-usap daw si Presidente Marcos, siya, at saka, I think, I understand Senator Lauren Legarda, nagpulong sila, at pinag-usapan itong charter change. So, ang sabi daw ni Pangulong Marcos, yung mga proposed amendments in the People's Initiative for Charter Change is too divisive. Take note, ha, the proposed amendments. In a press conference, sabi ni Senator Zubiri, sila daw ni Senator Legarda, yun nga, ay magkasama ano with the President at napag-usapan at yun nga, nag-agree siya na masyadong divisive yung issue. So, nag-file yung tatlo at yung dalawa along with Senator Sunny Angara ng Resolution Number 6 para mag-propose ng amendment sa economic provisions ng Constitution, including reforms in the Public Services Act, my eyes roll over, education, advertising, at ano, at ang ano lang nila, ang kanilang ipinopropose na change ay sabihin lang unless otherwise provided by law. Ibig sabihin, law will now be able to override yung constitutional prohibitions. Kasi suggestion daw ito ng Pangulo, sabi daw ni Pangulo, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions? Then you approve your version which the House can adopt para hindi na maglalagay ng kung ano-ano pang amendments na sa tingin natin ay ikagagalit ng taong bayan. So in the meantime, sabi naman ni Speaker Romualdez is, parang kumbaga nag-back down siya at sinabi niya, I would like to express my unwavering support for the Senate's initiative to file a resolution of both houses of Congress. This resolution using Constituent Assembly is a decisive step towards amending the 1987 Constitution. So dami pa siyang sinabi, but that's the gist of it. Okay. So, ito yung nakakatawa. So, sinabi, ito yung punto nila. Masyado daw nakakagalit sa taong bayan yung People's Initiative na proposed amendments without mentioning what they are. Siyempre, divisive ba yun sa mga tao? Tingin ko hindi. Divisive yun between the Senate and the House. Diba? Kaya nga, si Senator Zubiri ang pumunta kay Pangulo. Siyempre, upset sila kasi yung People's Initiative ay pinapalakas yung House. At yung House, kakayanin niya mag-solo. At kung mag-solo yung House, of course, pwede na kakayanin niya mag-propose kahit ng mga ibang amendments na wala naman sa pinag-usapan. So, ang tingin ko, tama yung mga nagsasabi na, o bakit hindi gumagalaw ang Senado? O eto nga, gumalaw ang Senado. Pero, hindi sila gumalaw para sa taong bayan. Take note ha, ginamit pa tayo kasi sinabi, wag daw yung mga pagpo-propose ay ano, ikagagalit ng taong bayan. So itong economic provisions, ang gagawin nila is, yung proposed amendment ay ilalagyan lang nila ng unless otherwise provided by law. Which means na pwede nilang i-override yung mga constitutional prohibitions. Well, fortunately, wala silang binanggit na land ownership na pinaka-contentious sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Tixi Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Pakisabi lang po kung meron tayong audio at kung malinaw. Okay naman so far ang signal, chinet ko. Bakit di nakalugay buho? Ay, kasi parati, actually, yung normal ko naka-ponytail. Kasi I keep messing with my hair kapag nakalugay siya. Minsan nahihirapan na ako dun sa mahabang hair. So may tanong tungkol dun sa sinabi daw ni Tito Sen kay Ted Filon. Hindi ko po napanood. Umuulan, sandali, hindi maingay yung fans. Saglit lang. Ayan, tease-tease na lang tayo sa mainit. Sandali. Ayan. Sorry naman po. Okay na? Okay na yung ano, yung ingay. Bakit po kayo wala sa karambola kanina? Masakit lalamunan ko this morning. Actually, maihem pa siya. Maano, baka hindi pa ako sure kung tomorrow. Kasi minsan sa umaga po ako sumasama yung lalamunan. So, pointless kasi kung pupunta ako sa karambola tapos hindi ako makapagsalita. Gayun pa man, yes. Like that. Sandali.
Suki down. Okay. Wag po, wag din po kakalimutan mo na mag-share, like, at ano, subscribe. Lalong-lalo na dun sa ano, sa ating YouTube, huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin. In good standing po tayo sa lahat. Even sa Facebook. Gayun pa man, minsan ang Facebook hindi rin predictable, kung kaya't importante na follow sa TikTok at saka sa YouTube. So, meron din po kaming Rumble. So yun. Kung ako ang tatanungin nyo tungkol sa mga blind item, huwag po muna natin. Like I said, hindi po ako yung type na magkukomento, developing pa naman ang mga events. So, let's see. Hindi pa po tayo nasa position to confirm or anything. So, intayin natin yung developments. I have no idea what's going on in some areas. So, kung kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Follow sa Facebook po, ha, huwag kakalimutan. Kasi yung iba maganda yung mga pinopost din doon sa Luminous. Mas complete, of course, ang mga napopost namin sa Facebook. Pero TikTok and YouTube, talagang pinukumpleto namin yung pag-live. Minsan, mas magla-live pa kami sa TikTok at saka sa YouTube kesa sa Facebook at saka sa Rumble. So, sabi ni, ito, ni John Piswena, as the social media is flooded with anti-administration opinion and the silence of the unpopular Dilaons means galit na ang mga tao. Well, let's just say that for the moment, we do understand that there is a surge of, how do you call this, sentiment against the administration. Yes, admittedly, that is true. Hi kay John Duncan. So, teka, hindi pa tayo nag-roll call. So, maganda. Roll call. Magandang gabi kay Piping Dilat, Lakwacherong Mini. So, you know, I haven't seen you in a while. So, Alan, Victor Francis, Dolanzo, Cornelio, Mamania, Naturon, hi. Carlos, Ma'am Janet, hi, kamusta ang Japan? Mamini, Yen, Edmond, Noel, Lynn, Barry, Andre, Roy Sequoia, Buhay OFW, Grace, Liddell, Bien, Candy, John, Leo, Jimmy, Rosel, Candy, Lalaida, Judith, Facebook user. Katitignan ko, hindi ko dala yung aking iPad. Check ko. Ma'am Eden, magandang gabi. At saka kay Ma'am Marian, Dina, Flor, and Judah, Miknok, Rodel, Nathan, Delma, and Ricardo. Tuki. Okay. Present din yung cat ko. Kaya hi, Sukis. Okay ka na? The need for attention has been addressed, ha, Suki? Tapos, hi din po dito sa mga nasa TikTok. Hi kay Zino, Z Food Lover, Alduin, Ida, Seo Hyun Soo, T2 POK, Jonathan, Lady M, Jesus Ice Cream, Ayong Gabi, NLZ Bebs, Agent Gaius, Mommy ni Zoe, Jim Boy, si Yueki. Hi! Cash Talilion. Hi! Yero Lanam, Miches, JG, Anthony, Gear, okay, Echo Zif, tama ba yun? Alan Sikalalano, Eric Pau, Zidane, uy, maaga daw ngayon. Para ano, kung sakasakali, kasi para makarecover yung boses. So, hi kay Zider, uy, long time, Ma'am Elizabeth Carr is here. Okay, so magandang gabi, may developments tayo sa ating, ano, sa People's Initiative. Still not a very good one, but relatively okay. Relatively, ha? Kasi, so ito yung nangyari. Ayon kay, ano, kay Senate President Zubiri, nag-usap daw si Presidente Marcos, siya at saka I understand Senator Loren Legarda, nagpulong sila at pinag-usapan itong charter change. So ang sabi daw ni Pangulong Marcos, yung mga proposed amendments in the People's Initiative for Charter Change is too divisive. Take note, ha, the proposed amendments. In a press conference, sabi ni Senator Zubiri, sila daw ni Senator Legarda, yun nga ay magkasama ano with the president at napag-usapan at
yun nga, nag-agree siya na masyadong divisive yung issue. So nag-file yung tatlo at yung dalawa along with Senator Sunny Angara ng Resolution Number 6 para mag-propose ng amendments sa economic provisions ng Constitution, including reforms in the Public Services Act, my eyes roll over, education, advertising, at ano, at ang ano lang nila, ang kanilang ipinopropose na change ay sabihin lang unless otherwise provided by law. Ibig sabihin, law will now be able to override yung constitutional prohibitions. Kasi suggestion daw ito ng Pangulo, sabi daw ni Pangulo, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions? Then you approve your version which the House can adopt para hindi na maglalagay ng kung ano-ano pang amendments na sa tingin natin ay ikagagalit ng taong bayan. So in the meantime, sabi naman ni Speaker Romualdez is, parang kumbaga nag-back down siya at sinabi niya, I would like to express my unwavering support for the Senate's initiative to file a resolution of both houses of Congress. This resolution using Constituent Assembly is a decisive step towards amending the 1987 Constitution. So dami pa siyang sinabi, but that's the gist of it. Okay. So, ito yung nakakatawa. So, sinabi, ito yung punto nila. Masyado daw nakakagalit sa taong bayan yung People's Initiative na proposed amendments without mentioning what they are. Siyempre, divisive ba yun sa mga tao? Tingin ko hindi. Divisive yun between the Senate and the House. Diba? Kaya nga, si Senator Zubiri ang pumunta kay Pangulo. Siyempre, upset sila kasi yung People's Initiative ay pinapalakas yung House. At yung House, kakayanin niya mag-solo. At kung mag-solo yung House, of course, pwede na kakayanin niya mag-propose kahit ng mga ibang amendments na wala naman sa pinag-uusapan. So, ang tingin ko, tama yung mga nagsasabi na, o bakit hindi gumagalaw ang Senado? O ito nga, gumalaw ang Senado, pero hindi sila gumalaw para sa taong bayan. Take note ha, ginamit pa tayo kasi sinabi, wag daw yung mga pagpo-propose ay ikagagalit ng taong bayan. So itong economic provisions, ang gagawin nila is, yung proposed amendment ay ilalagyan lang nila ng unless otherwise provided by law. Which means na pwede nilang i-override yung mga constitutional prohibitions. Well, fortunately, wala silang binanggit na land ownership na pinaka-contentious sa atin. Ganyan po man, so ayan na yung magkakaroon tayo ng mga batas at posible maging foreign-owned na rin 100% ang education at saka advertising. Ngayon, ang tingin ko, hindi ko pa masyado na pag-aaralan kung bakit may prohibition sa advertising. My guess is that it's the same as the prohibition sa media. Kasi ang advertising, you control impressions of the people at maaaring maipasok dun sa advertising ang mga mensahe na magbabawas sa ating patriotism at pagmamahal sa bayan. Ganun din nga yung media kung kaya't 100% yan. Alam nyo, ang pinakamalaking problema kasi ng Pilipinas ay yung globalization natin. So, yung globalization, not of trade, but of culture. Kung kaya't kinukontrol natin yung pagmemensahe sa atin kasi, yun nga, posibleng pinapasok na tayo ng mga dayuhan na elemento na ang pagpapahiyag sa atin ay makukontrol nila yung public discourse. So, tingnan natin ngayon, ang ginagawa ng Senado is, ipopropose nila na yung mga prohibitions na yun sa Constitution can now be subjected to changes simply by creating a law that will do otherwise. Okay? So, para sa akin, hindi pa rin ako palo. Although, mas madali naman lunukin yan. Ang problema is, at in the meantime, may balanse pa between the Senate and the House. Kasi nga, ang pinakamalaki nating problema ay hindi natin pinagkakatiwalaan yung House. At gusto ng House, sila yung magkocontrol ng naratiba at mga proposals dito sa saligang batas. So yun, this is an improvement. Ito yung tanong ko. Wala pa rin ang taong bayan.
Kasi parang sinasabi nila, sige baguhin natin, ito lang naman babaguhin, so hindi na natin kausapin ng mga tao. And ang ipipresent nila sa atin ay yes or no lang, ganito ba o hindi. Ang problema, yung proposal nila na unless otherwise provided by law, gives us no guidelines about what they are going to do. Okay, ulitin ko, ano ang guidelines ngayon? Masasabihin nila, oh, okay itong mga provisions sa saligang batas, but we can propose laws other, ano, other than that. Sabi ni CEO Hyun Soo, hindi ba ang problema natin ngayon yung confirmation by denial? Grabe, ang lalim humirit. Sige, explain po. Explain. Okay? So, sabi yan ng Imam Jones, strategic ambiguity. Okay? So, ulit, ang pinopropose nila is a simple change na unless otherwise provided by law. Which means, nilalagay natin sa kamay ng legislature kung ano yung babaguhin nila dun sa saligang batas simply by creating a new law. So, pag nag-create ng bagong law, wala na po yung mga guidelines ng saligang batas. Pwede nilang sabihin na, okay, the Constitution says this, but we can say otherwise simply by creating a law. Okay? Hindi ako panig dyan. Kasi nga, ang ano, they can decide anything. In fact, pwede nga nilang sabihin, 100% na ang ownership dito sa mga to. At hindi nila binabanggit din yung land ownership. So, what are we going to do? Pagdating ba sa ano? Sa, is it the entire ano article? Kasama ba doon ang ano other economic provisions such as but not limited to land ownership? Paano kung yung proposed changes kasama yung mga ano, yung ibang, yung things like land ownership, pero sasabihin lang nila article so and so will state at the bottom of it unless otherwise provided by law. Kasi hindi ito bago. Ito po yung pre-proposed sa last Congress doon sa economic provisions. Nakita lang po natin. At nakita natin na binabago nila yung foreign ownership provision sa ano sa land ownership. So ang feeling ko, ilulusot pa rin nila yon. And therefore, we have to be extra vigilant. Pwede ba nating sabihin na, why don't you stick to the nationalized industries? Bakit kasama pa yung, let's say, education, advertising, at saka land ownership, di ba? Pwede na yung ibang lahat. Kaya pa natin i-compromise yun, mabantayan lang natin kung ano yung magiging epekto ng mga yon, di ba? But with education, media, land ownership, yung mga ganyan, kailangan binabantayan natin yan, and advertising pala. What about yung mga what about yung other nationalized industries such as but not limited to sa paggagawa ng nuclear weapons, biological weapons, chemical weapons and so on? Iaallow ba natin ang 100% foreign owned? Kung 100% foreign owned and they're using toxic materials here in the country, baka mangyari yung dating nangyari sa India na nalusaw yung kanilang mga safeguards, ang dami yung namatay tapos tumakbo sila. So, we have to be careful dun sa mga batas na ginagawa na mayroong liabilities yung mga papayagan natin sa ibang mga nationalized industries. Now, ito yung pinaka-importante. What about extraction of natural resources? Ulit ha, paano ang extraction of natural resources? Yan po ang pinaka-pinagbabawal ng saligang batas. Okay? It isn't the other industries, kaya na natin yan eh. 100% nga natin ina-allow sa manufacturing except for those weapons. Ngayon, ano ba? Papayagan ba natin na ano, yung lahat yan nasa discretion ng lawmakers natin? Yeah? I would prefer na maging specific sila. Anong economic provisions ang sasabihin ninyong unless otherwise provided by law? At paano yung magiging phrasing ng inyong proposal? So again, andyan yung the devil is in the details, di ba? Wala nga po eh, may nagtatanong dito na basic education. Hindi natin alam, wala pa po yung written proposal. Sabi ni Carlos, mas delikado daw yung iniisip ni SP. Well, I don't say mas delikado. Mas delikado yung nasa kamay lang ng Kongreso lahat. At least between the Senate and the House, pwede pa silang mag-away. Sabi ni Juan D.C. Cruz, D. Cruz, bakit walang Senate inquiry about PI? Hindi ba bribery at vote buying kung sakali? At parang yung mga active sa PI, sila rin yung mga nasa Congress inquiry sa SMNI. Smell something, ha?
bakit ninyo ini-expect na mag-conduct ng inquiry ang Senado? Kailan ba nila ginawa yung inquiry ng gustuhin natin? At saka, hindi po sila investigative body. Pag nag-i-inquiry sila, ito ay in aid of legislation. So, unless merong pressing na batas tungkol dyan, well, maybe this one, oo. Only then will the inquiry be made or should be made. So, tamang-tama, may proposal si Senator Aimee. At ang sinasabi ni Senator Aimee, teka nga, tignan nga natin yung RA 6735. Ang gulo kasi ng desisyon ng Korte Suprema. On the one hand, sabi nila hindi nila gagalawin yung ano, yung desisyon dun sa kaso ng Santiago versus Comelec. But at the same time, in the Lambino case, sinasabi din nila na inabandon na ng tatlong justices yung ano, yung desisyon sa Santiago. So you have two opposing ideas affecting the resolution in the Lambino case. So gusto ni Senator Aimee i-revisit yung 6735 nang sa gayon, mas maayos siya. Ako personally, kung i-revisit natin, kung titignan natin ang RA 6735, dapat titignan natin yung information dissemination. Kailangan, huwag niyo mang pasikatin yung si incentive, kayo naman. Bakit niyo pinauulit-ulit pa? So, di ba, even if, ano, remember, good or bad publicity is publicity. And if somebody wants that publicity, why will you give it? Okay, so back to RA 6735. Dun sa 6735, which is yung pag-enact, pag sa batas ng mga ng People's Initiative, walang information campaign prior to getting the signatures. So, ang problema natin dyan is 90 days lang para mapag-usapan ng taong bayan itong mga issues na ito. Sabi ni Eric Bustamante, in my point of view, it's all financial gain for heartless, soulless individuals, especially these politicians. Itong si Sequenza, huy, huwag kang intrigero o intrigera. Sabi mo, akala ko may sore throat ka. Hindi ba pwedeng may sore throat ako kagabi at saka this morning at actually Makati pa rin ang lalamunan ko. Pero hindi parating ano, hindi the whole day, the whole time. Grabe mang intriga to, huwag ka namang ganyan. Huwag kayong mag-alala. Kung may mangyari sa akin, i-announce ko naman. So, yes, alam ko po yung mga umiikot na balita. Sinabi ko nga, late ka kasi eh. Sinabi ko nga sa umpisa pa lang nito, eh pagka may updates ako at kung mayroon akong i-confirm, ako mismo ang mag-confirm. Diba? Ayun, sabi niya, ah, kamusta daw ang tsokolate? Okay, my bad. My bad. Sorry. Inisip ko kagad na intriga. Ay, grabe ang tanga ko. So, sorry naman po. Pasensya na. Kasi sabi daw ni Boss John at kanina, nakaka-sort out yung, ano, yung si kwate, lalo na pag hindi nag-share. Diba? Opo, opo. So, yun. Either, like I said, magbibigay naman ako ng updates at confirmation at the appropriate time. Hindi po lahat kailangan ano, dinidiscuss right away, may timing lahat yan. Kaya nga, ano eh, ang communications is also something that we, ano, hindi lang po basta tayo magsasagot or ano, anything like that. Kasi, it could be misunderstood. At baka maraming makapag-mag-away-away pa dun sa hindi appropriate sa timing ng mga announcements or confirmations. Okay? Tandaan nyo, nung ako umalis sa gabinete, I made sure na walang away bago ako umalis. Diba? Hindi po parati kasi mabuti, kahit ikabubuti ng reputasyon ko, kung hindi naman ikabubuti ng bayan, hinay-hinay sa pag-a-announce. Eto, sabi ni Park MB, okay, so sorry na ha, pasensya na, ang syunga-syunga ko talaga pagdating sa ganyan. Sabi ni Park, sigurado pag nag-referendum naman, money will talk again para bilhin ng votes ng mga tao. Uyo na nga eh, so kailangan... ano, gayahin natin sila, attorney. Sabi ni Seong yun, confirmation by denial. Totoo yan. Sabi ni Mamani, sarap na nga mang away. Ayoko talagang naaapi ka. Huwag mag-alala, hindi tayo magpapaapi. Anyway. May, ano, may timing ang lahat. Diba? Ano yung sinasabi pagka ano, ng mga religious sa atin? In God's good time. Or yung iba naman, in the fullness of time. Naps! Diba? Hayaan nyo na, muna. Kapag kailangan na may confirmation or anything like that, ako na mismo mag-a-announce. Sabi ni T2, di bali wala na po yung PI na pumirma at nabayaran. Thanks po, sayang ang budget. Alam nyo naman.
Actually kasi nga, mag-aaway talaga ang Senado at Kongreso. Dahil dun sa proposal nila, kasi naman, di ba, may pagka-atribida masyado yung ano, yung proposal, isipin nyo, Kongreso lang, kayang umariba mag-isa? Pwede ba yun? Sa tingin ninyo, papayag ang Senado? Ito, tama ito. Sabi ni Ma'am, Ma'am Ilang Avenilla, ang sinasabi nila na People's Initiative, dapat pag-aralan, hindi yung sila-sila, dapat kasama ang Senado. Oo, at kasama dapat tayo. Paano naging People's Initiative yun? Tapos doon lang sila, doon sa bago pumirma, sakalang sila nag-i-explain. Nasaan yung malawakang debate? Nasaan yung mga discussion groups, yung mga focused groups, yung mga ganyan? Nasaan na? So, public, sabi ni Francis, ano yung sinasabi ni Senator Zubiri na may pending case sa Public Services Act? Kaka-amend lang nila noong 2022. Actually, nag-file si Attorney Larry Gadon tungkol dun sa mga airports. Kasi sabi niya, masyadong mataas ang national interest para i-allow natin 100% control ng foreign entities ang ating airports. Diba? Paano kung ano? Kung magka-conflict tayo with another country, tapos kontrolado nila yung airports, di nagpa-landing sila ng mga ano, ng mga military vessels, di ba? Kaya yun po yung sinasabi ko. Hindi talaga, there's a reason kung bakit mayroong mga nationalized industries. Hindi yung, alam nyo, may problema talaga tayo pag sa usapang pera pa lang, nasisilaw na tayo. So, sinasabi, we have to change the economic provisions kasi forever na tayong poor, parang ganun, para meron tayong development, para may pumasok naman ng foreign money dito. O sige, pero at what cost? Hindi naman basta-basta nilagay yung mga provision na yan sa ating saligang batas nung walang dahilan, di ba? Tapos, ang dami sa kanila, nililin lang pa nila tayo. Ang sabi nila, kailangan 60-40 daw. Pero ang linaw naman na ang priority talaga ng saligang batas dyan ay sa extraction of natural resources. Of course, meron pang additional dun sa land ownership and so on. So, pero yung 60-40 was really for natural resources. Bakit? Limitado yan. Finite resource yung mga yan. Well, in many cases. Halimbawa, logging. Ay, pag kinalbo na natin yung mountains natin, ano pang ilalag? So, finite, hindi po forever yan. Kasi kahit yung mga ating fuel resources, natural gas, may hangganan ng lahat. So, sana renewables. Sabi ni Jed, anything na tingin mo best na baguhin sa Constitution? Well, ako, term limits have to be discussed. Kasi hindi ako naniniwala na sapat ang 3 taon para sa mga local governments and even for our congressmen. Isa yun sa dahilan kung bakit nagiging mahal ang ating eleksyon. Kasi kailangan nilang bumawi, kailangan nilang mariba and so on. At kung masyadong madalas tayo nag-i-eleksyon, masyadong madalas din yung gastos. At masyado rin maikli yung panahon na nakakapag-actual governance yung ating mga leaders. Diba? Sabi ni Extraordinary, problema sa Pinas, maganda yung program, pero execution ang nagkakaproblema kasi nga mga mukompera. Yun nga, kasi kadalasan, pag sinabi, ito, mas maraming perang papasok, naniniwala kaagad yung iba kasi aminado naman na kulang tayo sa development. Pero halimbawa, ayan, sabi ni Jed, number one din sa suggestion ko yung term limits. Oo, kasi directly related yan sa governance. Ngayon, ito nga ang problema sa atin. Hindi kasi pinupuntirya yung eksaktong problema. Pagka nagpupresent tayo ng charter change, kailangan solusyon siya. So kung solusyon siya, ano yung problema? Diba? So, bakit? Ano yung, diba? If we're saying federalism, ano yung problema na sinosolve ng federalism? Ganun dapat tayo mag-isip. Hindi yung, what line naman natin ng ganito kasi nag-fail ang ganito. Hindi pa natin alam kung ano yung precise reasons kung bakit nag-fail itong sistema natin. If at all, we can place the blame on the system. Diba? So, ako, personally, tingin ko may value yung parliamentary. Ang problema ko lang sa parliamentary, nawawala yung expertise ng cabinet. So let's say may parliament. So dun sa parliament, manggagaling yung mga heads of agencies. Kung yung mga parliamentarians or members of parliament
ay puro politiko, saan ka kukuha na mag-head ng mga ahensya na experts? Hindi po lahat ng ating mga politicians ay doktor. Ano yun? Automatic, pag may doktor doon, yun na yung gagawin nating health minister. Yeah. Nawawala yung expertise. Kasi when you head an agency, kahit paano, kailangan may alam. Tignan mo nga nangyayari sa, pasensya na po kayo ha, tignan mo nga nangyayari sa tourism, naglagay tayo ng tao doon, maging cabinet secretary ay secretary para sa DOT. Pero dahil kulang ang kaalaman at experience doon sa larangan ng turismo, eh, nag-hit or miss siya. Diba? Sabi ni Les, sino po spokes ni BBM? Bakit ang tahimik compared to Digong Time? Wala po siyang spokes. Ayaw po ni Presidente na may nagsasalita para sa kanya. Okay. Sabi ni at Romeo Operon, matagal maghatol ang korte sa mga kaso. Alam niyo sir, yung matagal is a relative term. What do you mean by matagal? And from whose point of view? Kasi kung sasabihin yung matagal, eh sino ba ang natatagalan? Ang may karapatan mag-invoke ng speedy trial ay yung akusado po. So hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung term na matagal ang hatol ng hukuman. Diba? It will really depend. So, at may mga dahilan yan. Halimbawa, kulang ang mga final na pleadings at kailangan buo ang impormasyon ng ating hukuman, edi hihingi sila ng additional o hihingi sila ng ebidensya. Sabi ni Jonathan Pustone 2, okay naman kung walang experience, basta lang may utak. Hindi po natin nakikitang posibleng maitatakbo ng maayos yan. Lalong-lalo na't hindi rin natin pinapayagan mag-develop ng gusto yung professionalism sa ating civil service. So what is the answer? Siguro dapat i-develop muna ang civil service, yung professionalism sa civil service, bago natin isipin kung ano yung qualifications ng mga taong ipapatong natin sa kanila. Sabi ni Eric niya, parliamentarians who are experts in... Grabe, di ba? Oo nga, no? Sabi ni members of parliament, sabi ni Sir Eric, experts in, hindi ko gagamitin yung word there, in insurgency, so why would we allow that? Actually, na-allow yan ngayon, di ba? Sabi ni Ricardo Messina, dapat daw ultimate solution ang kailangan pababain na, ay grabe. Unfortunately, we elected him for a particular term. So, if ever something like that happens, it's usually under very extraordinary circumstances. Ayun, tama. Sabi ni Sir Francis, at sinesecond niya yung sinabi ni Sir Eric. Sabi ni Sir Francis, imagine kung defense minister tapos si Franz Castro ang uupo. Diba? Nakaloka. Sabi ni Dio, wag na maghalal ng senador at congressman, mayor na lang ang gawing rep ng bawat lokalidad, bawas gastos po. Hindi po pwede kasi wala tayong legislature. Kasi ang mga batas natin kailangan ina-update, binabago at inay oversight. Kasi nagbabago din po tayo, nagbabago ang taong bayan at nagbabago yung mga pangangailangan natin. So dahil nagbabago, I mean, wala namang static sa mundo eh. So kailangan meron din. But I agree with you na liitan natin, hindi parating, hindi ganun ka-unwieldy. Ang problema is, nakita natin dito sa current na Kongreso kung anong klaseng pang-aabuso ang pwede mangyari sa isang united na legislature. Posibleng magwala sila at kaliwat kanan gumawa ng mga batas na nakaka-oppress sa atin. Ito, sabi ni Astroboy, ano yung balita sa bilyones na hiningi additional budget per ayuda na gagamitin pala per chacha? Is that constitutional? Actually, no. But I think we have to be factual. Hindi po malinaw kung doon nga nang galing yung budget para dito sa signature campaign. So, it is a suspicion. Posible na mayroong, well, may costs naman talaga at in-anticipate nila yung costs dito sa elections kung kaya't maraming nailaan
para dito. Sabi ni Rotar, as per Senator Zubiri, the budget for what was for the replacement of Smartmatic. Yes, but it does not, you're talking about the ayuda part. So, eh, ang problema kung yan ay, depende kung saan yan napunta. Kung sa DSWD, hindi po yan marirealign to another department. Ang mas problematic ay yung malaki, yung unprogrammed funds. Sabi ni Ollie Gold, si Recto expert po ba siya? Ganito. Si, yes, well, actually, graduate siya ng Chem. Sorry, Chemers. Commerce. It's a joke. Okay. He has units in graduate courses in economics and so on. And, kumbaga sa ano, sa taxation, may experience po siya, di ba, as a legislator. I'm not saying it was a good experience, just that he has. But I'm not saying na ano, I'm not saying na in every department kailangan ganun, but there are departments that will require expertise. Di ba? Ano, pwede bang ganun na lang tayo? Can we make it worse? Kumbaga, para sa inyo, since hindi naman ganun ngayon, let's just make it worse by sourcing the cabinet from the parliament. Bakit importante yung opinion ko, Jel? Sabi niya, para sa inyo, pabor po ba po kayo magkaroon na ng chacha at pipirma po kayo sa PI form? Hindi po ako pipirma sa People's Initiative kasi yung pagbabagong yon ay magbibigay lamang ng power sa Kongreso. So, Jel, ang sinasabi mo kasi dito ay ini-equate mo yung People's Initiative dun sa pagbabago ng saligang batas with regard to the economic provisions. Hindi ako sang-ayon sa People's Initiative kasi we're putting too much power in the Congress. So pagka na gano'n, hindi, pagka tinanong ninyo pabor sa chacha o hindi, that is not a fair question. Okay, uulitin ko. Pag may nagtatanong pabor ka ba sa chacha o hindi, that's not a fair question. Kasi it depends kung ano ang babaguhin. Di ba? Sabi ni Jimmy, sa tingin niyo po okay na yung ginawa nila ngayon? Hindi. Kasi hindi tayo kasali sa usapan pa rin. Babaguhin nila yung saligang batas pero gusto nila ay Constituent Assembly. Yun nga ang sinabi ni Speaker Romualdez, di ba? So again, as usual, wala na naman tayo dyan. Di tayo kasali. Kahit dun sa mga ano, debate, di naman nila tayo pakikinggan. Saan tayo magdidebate? Dito sa social media, which they can conveniently ignore. Diba? Paano kung meron tayong importanteng sabihin? Paano kung meron tayong mga gustong ilagay na safeguards dyan? Hindi po enough para sa akin na ano, na unless otherwise provided by law. Ang laki ng leeway na yan. Tapos parang pinagbibigyan lang nila tayo na, o sige, huwag na yung People's Initiative. Isingit na lang natin ito para walang away. No! I want public debates. I want specifics. Hindi yung bibigyan natin na napakalaking, ano, napakalaking discretion itong mga to every time they make a law. It's as though tinanggal na rin natin lahat ng economic provisions. Kasi pag gumawa ng batas ang Kongreso, eh, babaliwalain nila yung mga provision na yun. Diba? What is the point? Kunwari pa kayo, sinasabi ninyo, unless otherwise provided by law? Che, ibig sabihin lahat yun, baliwala na. Ano yun? Suggestions na lang, pwede ninyong i-ignore. Hmm. Isipin ninyo what they are asking from us. They are asking us to allow them to make laws on anything regarding the economic provisions. Kiber na nakasulat yan dun sa saligang batas. And it is by them alone. Hindi tayo kasali sa usapan. Ay, magkukunwari sila na kunwari may committee hearing, kunwari may ano, consultation. Sino niloloko nila? Kailan talaga tayo kinonsult? Yung totoo. Diba? Sabi ni user, the congressmen want to tilt the balance of power to their advantage over the senators. Yun ang mali nila. But that doesn't mean na itong solusyon na iniisip ni presidente at ng mga senador ay nararapat pa rin. E tignan nyo, bali ang sinasabi nila, o sige, hindi na lang natin aanuhin yan, hindi na yung kongreso. From now on, di ba, kami na yung magsasabi kung anong babaguhin at kaber kami kung gusto ninyo o hindi. Sabi ni Manuel Gabriel, nanalo nga si BBM, di tayo kasali. Actually, may punto ka doon. Tapos sabi ni Nies, ang mga batas na hindi rin naman naipapatupad at walang naipapukulong, eh, nasa executive na po yan.
nasa pag-execute ng batas at sino ba ang head ng executive, hindi ba ang Pangulo? Sabi ni Wanyayete, tapos yung amendments na gagawin nila, makikinabang yung mga businesses nila at pati yung oligarchs na partners nila. So much distrust on the admin and its cohorts right now. Sabi ni Welfal, how can we bring sovereignty back to us? Well, medyo malaki-laki ang kailangan natin baguhin. But it starts with awareness. Yun ang unang gagawin natin. Ang problema kasi, yung mga awareness na seminars ay ginagamit parati ng kaliwa para labanan ang gobyerno. Kailangan gamitin natin ito para baguhin ang gobyerno. And how does it start? It starts with us. Masyado pa rin maraming naniniwala sa patronage politics. Diba? Masyado pa rin tayong hawak ng mga oligarchs. Nasaan ba ang kayamanan ng bayan? Hindi ba nasa mga iilang tao lang? Diba? In the last century, 75 families lang nag-rule sa atin. Ngayon, doon lumaki-laki na. 100-something. Pero sila-sila pa rin. And some of them have held power over us since the 1800s. So, buti nga, nawalan na ng Aquino sa national government eh. The Aquinos have held power since Aguinaldo's cabinet. Walang nawala. May mga, puro sila may senador, may presidente, and so on. Diba? Doon sa mga probinsya, ilan families lang po ba ang may hawak at nagpapalit-palitan lang sila ng pwesto? Pag sila lang ang may hawak, it means na the power as well as the money is concentrated in that family. O so paano yayaman ng ibang tao? Paano magkakasharing ng power? Paano magkakaganon, di ba? Ang problema din kasi sa atin is that there are so few din na may gana sa good governance. Halimbawa, meron tayong Rodrigo Duterte. Tapos, unfortunately, anak niya yung isa, si Inday. So, sino pa kailangan tayong maghanap ng mas marami na makailangan na yung naiintindihan na hindi dapat natin kinoconcentrate ang power at wealth sa iilang pamilya lang. So, nowadays nga, the political power or the power to gain position at saka yung financial power ay iilan din lang, sila-sila din. Diba? Sabi ni Tatay, truthfully, who among us who had a meeting were actually elected by virtue of their commitment and dedication to the people's welfare, not their money or influence or popularity? That's true. Naiintindihan ko dyan na yun nga yung problema din natin. Both the bad ones and the good ones nakoconcentrate din sa mga pamilya nila yung power. Sabi ni Jana kasi, ang mga Duterte kasi matitino, kaya lagi namin sila pinipili na mamumuno. Hindi namin, natin, ano ba, binoto ko rin si Inday, binoto ko din si Pangulong Digong. So, ayun yung problema. Di ba? Para kasi designer labels yung turing natin sa mga ano eh. But you're right, magaling si Digong, magaling si Inday. At dahil hindi nga natin binabago yung batas, we will have to call on their family continuously to serve the government, to serve us. Di ba? Yeah, sabi ni Extraordinary, isa sa characteristics ng good governance is inclusive and participatory. Kasali dapat tayo sa tsa-tsa. Totoo yan. Kasi tingnan mo, sila-sila yung nag-usap. Munta si Senator Zubiri kay BBM, kay Presidente, at sabi, ganito-ganito. Ang sinosolve nilang problema, yung people's initiative lang. Ang sinosolve nilang problema, yung na-exclude yung Senado dun sa people's initiative. So, hindi nila sinosolve yung lack of participation natin. Hindi nila sinosolve yung hindi tayo kinonsulta. Hindi nila sinosolve na kailangan ng malawakang diskusyon para sa mga ganitong pagbabago sa ating saligang batas. Okay? Sabi ni JB Bolivar, totoo po ba na pinsan ang asawa ni BBM at si Marta Rojas? Yes po, they're second cousins. Magkapatid po ang lolo ni First Lady at saka ang lolo ni Marta Rojas. Pero may isa pa po silang pinsan, si Secretary Loizaga ng DENR, yung lolo at lola ni First Lady yung lolo ni First Lady at lolo ni Marta Rojas, kapatid yung lola ni Secretary Loizaga. So they're second cousins.
Ito, sabi ni David Castillo, noong February 2023, sabi ni PBBM, charter change was not a priority, pero after a few months, bakit biglang preliminary discussion about Chacha? Bakit? So, ang totoo niyan, nung kampanya at saka nung start nung kanyang presidency, sinabi niya, it's not a priority. Pero tama kayo, nagbago ang isip niya. Sabi ni Luli, di na tayo i-consult ng gobyerno kasi di na tayo kailangan. So yun na nga eh, sabi ni Ma'am John, pag election kasali tayo, pag tungkol sa consti na tayo ang sovereign, et sipuera tayo. Totoo, babalik lang sila sa atin kapag dutuhan na sa referendum. So ito ang maririnig ninyo, sasabihin ng mga pro their initiative, di ba? Pro con us, sasabihin nila. Eh, magre-referendum naman eh. Pwede naman kayong bumoto ng no kung ayaw ninyo. Sino niloloko ninyo? Diba? Sila yung magkocontrol kung ano ang nakasulat dun sa provision, kung ano ang i-yes or no natin. Paano kung isama nila lahat? Paano kung yung isang buong article ng Saligang Batas, lahat all-inclusive, tapos yes or no lang siya? Eh, yes tayo dun sa ibang economic provisions, pero no tayo dun sa iba. So, gagawin nila sa atin parang Sophie's Choice na dilemma. Mamimili ka dun sa dalawa. Pupayagan ba natin kasi there are provisions that we agree to? O di tayo papayag because there are also other provisions that we don't agree to? So pagka ganyan ka-ambivalent yung lumalabas, o sino mananalo? Yung mga sigurado. Alam mo, Cam, wala yan sa usapan dito. I suggest that you look back dun sa mga discussions sa election. Sabi ni Ollie Gould, pag election time, they say tayo ang powerful. Pag nakaupo na, sila naman ang powerful. Well, in a way, it's true. Kasi binibigay natin sa kanila yung power. Sabi ni Sarah Jen, pero kung may problema ang governance ng Pinas, mayroon po talaga yung solusyon. May katapat po talagang solusyon yung charter change po na yan. Kaya stay alert po tayo. Okay. Sabi ni Familia Leonido, pag umalis si Hello Kitty, may nangyayari sa Pinas, halatang planado, tumatakas sa mga issue. Sabi ni Steve, lahat ng pera at kapangyarihan ay ipamamana lang sa kadugo. Aray. Sabi ni Rex, alam mo Rex, late ka, kanina pa po namin pinag-uusapan, parang pinastop ni BBM yung PI, true ba? Yan po yung ano, kanina pa po namin pinag-uusapan yan dito for over an hour. Actually, yes, but not exactly. Ano yung issues natin? Hindi po nasagot lahat ng issues. Sabi ni Francis De Sesto, ano pong susundin sa PI? 12% of the national registered voters or 3% of the registered voters? Both po. Kailangan minimum of 3% per district, minimum. Pero total of 12%. Of the total registered voters. Napansin ko ngayon marami ng mambabatas na naging oligarko na rin dahil sa pagbabalik lang sa posisyon hanggang yumaman, fate hanggang yumaman. Ano yung tinatanong mo, Alan? Sabi mo, kaya po if ikaw po ang tatanungin, ano yung possible answer? What do you mean? Possible answer to what? Ano yung antecedent question po? Sabi ni Nieza, ngayon palang pangalang ng presidential tayo kahit ngawa tayo ng ngawa, social media, still they ignored our sentiments. How much more pag maging parliamentary government tayo? Oo, kasi sila-sila na lang ang mag-uusap. Sabi ni Rix, nyek, late po ako, galing kasi sa work. Uy, huwag kang mag-alala, nasa YouTube naman ito, pwede mong balikan. Sabi ni Alan, to solve the issues about po sa PI, akala ko sinosolve na nga ito. Ang ano, first, we have to assess the law. Tama si Senator Aimee. Kulang kasi yung information, nagpapapirma na tayo ng mga tao, tapos wala pa namang impormasyon. So, kailangan sagutin yun. Yun yung una. Kasi parang ang ginagawa nila is, binablame nila kay, sa ano, People's Initiative, yung mga, ano, yung mga problema ng Saligang Batas. Okay, the other is, parang ang mga tao, akala nila yung People's Initiative, ayun na yung binabago yung economic provisions. Hindi, ang binabago lang ng People's Initiative, yung powers ng Congress.
Sabi ni Joy, ang hirap po kasi madami po sa atin ang di nakakaintindi kung ano po ang charter change, kaya madami nauuto dahil sa ayuda. Totoo yun, hindi nga nila naiintindihan na may saligang batas. And ano ang epekto nito sa ordinaryong mamamayan? Ito yung nakakatawa dyan eh. Hindi rin yan basta masosolve ng paggagawa ng subject sa school tungkol sa saligang batas. Kasi ang daming mga tao na hindi nga nagsuschool. Kailangan iangat natin ang buhay ng ordinaryong mamamayan. So kailangan, and it's not like as if we need charter change to do that right now. What we need is equal opportunities. Ang dami kasi sa atin, ang tingin nila sa charter change, it's the answer to everything. Pag ginawa natin to, ano, magiging maligaya tayo, yayaman tayo, may equal opportunity tayo, it doesn't work that way. We're just changing the way we do things, but it doesn't necessarily mean that it will solve our problems. That's why, ang approach sa charter change is, see it as a solution. But what is the problem if it is a solution? Sabi ni Piping Dila, totoo yan. We can't blame the mangmangs. We need to change the system so that it is mangmang proof. There's no such thing. Ito na nga, you're overselling the change. You're overselling it because you're not identifying what is the problem. Ano yung problema sa tingin ninyo? Pag nag-charter change, tatalino yung mga tao? I-relate nyo naman. Huwag naman po ganun. Because all you're doing is talking in generalities. You're only talking in ano, in, di ba? It's all rhetoric. Nasaan yung ano? Nasaan yung solution? Nasaan yung problema? Ako ang nakikita kong problema. Hindi totoo yung access natin to financial instruments na or to loans. Yung mga maliliit na yung mga gustong magnegosyo, saan sila kukuha ng saan sila makakautang para makapagtayo ng negosyo? In theory, meron yan sa land bank, ang laki ng amount. Nagalit nga si Pangulong Duterte noon kasi pinalagay niya sa land bank para i-distribute yan. Nag-identify ng mga grupo na pwedeng tumulong sa land bank. Wala, pinatid sila. Alam mo kung sinong pumatid? Mismo yung banking system in accordance with the wishes of the oligarchs. Dahil syempre, bakit kayo mamimigay ng magandang mga loan sa maliliit na negosyante? Eh, pati yung mga maliliit na negosyo gusto nilang i-take over. Ito ang classic case in point. Naalala niyo nung nagbenta ang ano ang SM ng Turon. Turon is a street food. Ang mga madalas na nagbebenta niyan, yung mga naglalako sa kalye. Nung ang SM ay nagbebenta na ng ganun, maraming nawalan ng kanin ng ano ng opportunity naman magtinda kasi kinuha na nung isang malaking store. I'm not dissing SM. I'm sure they didn't think na makakaapekto sila dun sa mga naglalako sa kalye. And yet that is what happened. Diba? So the problem might be the equal opportunities that are not reaching the people that it should be reaching. And hindi po yan ano? Hindi po yan kailangan ng charter change. Ang kailangan natin, pagbigyan itong mga maliliit na ito, kailangan bigyan natin ng access to loans. At kailangan seryosohin natin yung national ID kasi that will allow them to participate in the banking system. So may solutions. There are plenty of solutions that do not require a major effort like charter change. You know why people are pushing for charter change? It's not just their own ano, agenda. It is also because they're looking somewhere else to a solution that is right here in front of us. Diba? Tapos sabi ni Rafael Bautista, but SM is losing to online sellers. Bambawi lang nila yun, yung Turon. I get that. But I'm glad actually that ano, the internet has changed the game. But it's still not enough. Diba? Ang kailangan natin, tapos tignan ninyo, pati yung mga, nung biglang nagising ang BIR na, bakit hindi natin tinatax itong mga to, yung mga kumikita sa online, na ano. Sa tingin ninyo, they suddenly woke up and said, ay tara, itax natin yung mga yan. May umudyok dyan. There are people who do not really want to share. And I'm not just talking about not sharing money or property or assets or anything like that. They don't want to share opportunities. So, and people think kasi it is so enticing kasi to think that a solution is out there. If we just do this, it will solve all our problems. There's no such thing. Okay? A lot of our problems were getting solved dun sa last administration. Hindi nyo ba napansin? Inayos yung tax system. Hindi completely kasi andyan pa rin yung mga oligarko. Pero nakausad tayo.
pinasok na yung national ID. Ngayon napilay. Bakit? Sino yung nagpipilay sa national ID? Who is not interested in making sure that poor people have access to the banking system? Diba? It wasn't us. It's the people who have piles and piles of money to protect. So, if we keep looking to some future where we think that all our problems are going to be solved, hello, reality check, some of those problems can be solved even right now. Sa tingin ninyo, pag nag-charter change, mawawala yung oligarko? Sa tingin ninyo, pag nagkaroon ng ano, anything that they change in the constitution, as long as they're there, as long as these are the same people who are going to sit, it's not gonna change. We're going to have to change them. Sabi ni David Castillo, can the Supreme Court deny the petition for PI for various fatal defects? Yes. If yes, can the Congress enact a law to address the infirmities? Yes. Which can be cited by the High Tribunal? No. What do you mean cited by the High Tribunal? Eh kung babaguhin pa lang, eh paano aakyat yun? So, pag umakyat ng Supreme Court, wala pa. Diba? They haven't changed it. Sabi ni Piping Dilat, I personally don't think ChaCha will solve everything. It doesn't change the need for it. Totoo yan. Totoo yan. Pero what I'm saying is that there are people who are approaching this as if it's the solution. Hallelujah, praise everything. Pero I think that we really need to change the term limits. Oh, that's number one. I prefer the president and the vice president to run together and that we vote for a president and a vice president together. Yeah? Yung hindi sila... hindi yung ano, hindi yung magkasalungat na partido. Sabi ni Well Falks, correct. I used to have a shellcraft business in my younger days. Then, aboy, tis, kinumpitensya kami. Ito. Sabi rin ni Francis, the ING banking nag-stop ng operations dito. The banking institution is not everyone's friends. Yes, but we still need to give them access anyway. Diba? What we need to do is figure out specific answers to specific problems. If it requires charter change, then by all means, yes. Pero huwag tayo maghihirit na charter change in general. Yun yung point ko. Charter change in this, for example. Charter change, baguhin natin ang term limits. After the next election, pwedeng 4 years na yung mga ano, di ba? Pwede bang 5 years or whatever. I'm not sure yet. I haven't made a study, but 4 years seems good for me, but maybe 5 years is better. I don't know. Sabi ni Mighty Tanga, I'm a postman. Visit ako under PBBM's admin kasi nakita ko talaga na kumonte ang delivery namin ng national ID. Oh my gosh. I'm so sorry to hear that. Sabi ni John, mas delikado ang parliamentary system because oligarchs can control a party by funding it to win. Meron, ano? Meron ng ganun, ano? We have to figure out a way to stop that. So, hala. Sabi ni Moishi, it's obvious they've been watching your streams kasi ginamit ni Migs Z, Zip Zip, ABBM, and ang ba yung mga explanations mo about land ownership of foreign investors. Are you serious? He did? I didn't hear that. I'm sorry. Ang galing, ano? Well, I'm glad because that means they're keeping in touch with the people's sentiments. At huwag kayo. The idea of people's initiative came from here, di ba? Sa kwentuhan natin. Sabi ni Ma'am Mia, pinautang ng land bank ang Aboitiz ng napakalaking pera pero mga magsasaka naghirap umutang sa land bank. O isa pa yan, we are going to have to fix that. Ayun, sabi ni Reaction TV, kung mag-move tayo sa ChaCha, dapat may limitasyon, hindi dapat lahat sa cloud. Totoo yan. So my point is that let's hear specifics. Sure, Congress, gusto ninyo ng ano, na baguhin yung ano, yung economic provisions, sabihin nyo sa amin kung ano yung babaguhin nyo dyan. Hindi yung ano, otherwise ano, provided by law. Check. Hindi pwede. Diba? Ano yan? Nakakaloka kayo. In-out nyo na naman kami sa diskusyon. Pag kailangan nyo kami, bilis-bilis nyo dito.
Sabi ni Matuto, pwede kayong tri-cam, third chamber ay mga lawyer na magre-review kung constitutional ang batas na plano ng dalawang chamber para iwasayang ang oras. Actually, every step of the way, lawyers are involved sa technical committees, sa final review, and so on. Lahat yan po dumadaan sa abogado, but sometimes, mas malakas po kasi yung influence na ano. Just because the lawyers are there doesn't mean it's going to be just. It's just going to be possibly well-written. Hopefully. But not all lawyers are good writers either. We don't have superpowers. Sabi ni Ma'am Jen, sa city po namin, pinapipirma po kami sa mga barangay officials namin for Chacha. Well, that might end soon. Sabi ni David Castillo, otherwise provided by law. Para-paraan lang yan, baka makalusot. Ito sabi ni Yosa, I think we have to start work on not electing oligarchs. They're the most greedy and selfish people. No kidding. Talaga. Well, at least, you know, it's not that they're greedy or anything, but they're trained to ensure that they make money and keep the money. E buti sana kung yung mga katulad ni na simbang mababait. Well, si RSA, a lot of charities, mga ganon. Ay, sabi ni Charlie, yes, that's what I want to hear. Thank you. Yeah, but what did I say? Ikaw naman, no? I want to know when I'm being complimented. Sabi ni Ma'am Jeanette, new subscriber siya from Kabatas Community. Hi po, madam. What is the Kabatas Community? Sabi ni Letty, there are important issues sa Pinas, pero ayun, nagatid. Nagagla ako dun, ma'am. Anong klase? Well, I'm sure this is what he'll say. Abisado ko na yan. Sasabihin niya, you know, in every time there is an opportunity for the president to meet with the heads of state, there is an advantage on the part, we gain an advantage in the Philippines. Number one, we can establish personal relations and it will make it easier for us to establish trade relations and so on and invite them to come over and explore the possibilities for investments in the Philippines. At the very least, we might learn from their, from discussions with them on national policy. Oh, di ba? I know what to say. Sabi ni Matuto TV, mukhang sure na papasa ang Chacha, hindi mag-initiate ang Senate President kung mapapahiya sila. Ito, sabi ni Noahim, oligarchs get rice, ang poor become poorer. Sabi ni Ma'am Ana, pero sinayang ang pledges ng China. Sabi ni David, kabisado mo, alam mo naman, ayun tayo eh. Sabi ni Jonathan, di ko narinig ang PCO ni PDBM unlike in time ni Sec Martin na a lot of info for the people. Hiyang-hiya naman ako sa iyo. Wala bang wala ba yung first 3 months? Di mo ba napansin? Grabe, kainis. Baka lang. Sabi ni Grim Reaper, hi, yung mga politicians kasi pag nabulungan ng oligarch, syempre need nila magbayad ng utang na loob pag nanalo sa eleksyon. Lalo na pag ginagastos ng mga yan. Di ba? Madaw, scientist. Papasayan charter change dahil in effect na ang Mandanas ruling. Mas malaki budget ng mga local ngayon. Ergo, may pondo sila for information like for incentive. Yeah, you got that. Yeah, I think that's plausible. Sabi ni Melvin, the more politicians, I think the more oligarchs. Sabi ni Zimra, anong assurance ng Pilipinas sa mga pledges na yan? Oy, walang assurance yan. Kasi kung may assurance, ang tawag doon, kontrata. Sabi ni Kokoy, kung kuha mo ito yung rason ni Junior. Anyway, congrats sa 2,000 viewers. Actually, 2,200 sa YT and FB. Opo, tapos marami pa dito sa TikTok. So, sabi ni June, payag akong palawigin ang termino ng mga kongresista kahit pa hanggang 10 years. Basta ba voluntaryo lang sila, walang sahod at ang pondo nila nakaliquidate. Unfair yung walang sahod. Pero dapat one, reasonable yung sahod at two, transparent ang liquidation. Agree ako dyan. Pero huwag naman 10 years, mananawa tayo. Sabi ni yun, ako, awayin na naman tayo ng mga plus. Unlike kay Duterte, mga oligarchs ang target niya, especially those not paying their taxes. Oo. Hindi, ito pa yung nakakatawa. Kasi sa Kongreso,
may cuddling pa. Unlike noon, hindi makadal yung mga cuddlers ng NPA. Ngayon, grabe, hand in glove. Pero tingin natin, ewan ko, sana break na sila, di ba? Sana break na yung, ano, yung mga kaibigan ng, ano, NPA dyan. Di ba? Nakwento ko yesterday, di ba, that just bears repeating, na in spite of the grant of amnesty, eh, naubos yung mga fronts, yung mga kuta ng, ano, ng ating mga nice, ng mga nice people around, kumbaga. Naubos yung kanilang mga, ano, you know, mga kuta, eh, pero hindi pa sila ubos. At yan po ang dahilan kung bakit nagkaka-friction yung love team. Di ba? May, dun sa kongreso, may grupo dyan na katakataka, pinag-ano, na super defend and super defend dun sa speaker at super attack kay VP at super attack sa SMNI and so on. Huh? Unfair question si Paula. Magsawa ka ba pag si PRD pag 10 years siyang nakaupo? Siyempre, ano yun, sui generis si PRD in a class by himself. We're just talking about the ordinary hampas lupa pa, ano, politicians. PRD is like, di ba? He's way up there. Ibang usapan yun. Sabi ni Melvin, how about if there's no Congress? Is it beneficial for the country as a whole? No, hindi pwedeng walang Congress. You need a legislative body. I'm not saying we need these people, but you need a body to make laws and rules and to repeal them. Di ba? Uy, sabi ni Ma'am June, Frantin, yung love team. Sana break na nga, uso naman ngayon. Diba? Pag hindi yan nag-break, ito ang malalaman natin. Pagka ano, pagka nagkaroon ng peace talks, ibig sabihin, tuloy ang love team. Taran! Sabi ni Red, sana gawa ng paraan ni RM sa HOR ang talamak na, uy, may ganun, selling ng minors sa Twitter. Sana, kasi rep siya ng kabataan eh. Ito, sabi ni Sony, tawang-tawa kanina sa live ni Senator Meigs, parang di nila alam paano tatakpan ang nangyari. Ang kukulit ng mga tanong kay Senator Meigs, lagi just ask him ang sagot. Kailangan ko talagang panoorin yan. Mukhang ano, mukhang masaya. Sabi ni Joy, okay po ba if sa Congress papasok si PRD o sa Senado siya? Ako, masaya yan. Either way, masaya yan. Pag pumasok si PRD, maging Senado o Kongreso, basta pumasok siya, it will be worth it to watch politics again. Di ba? Nakakaloka. Hi, Critical Bash. Kanina pa po natin pinag-uusapan dito. Sabi niya kasi nagsalita daw si Senator Meigs, nag-focus daw sa provisions, na economic provisions. Masasama kaya dyan ang pagkakataon ng mga foreigner. Yun nga po yung pinag-uusapan natin eh. So, tignan natin. Let's see how it turns out. Alam niyo naman, ang pinoproblema ko sa kanila is that they never give us any details. Bulaga na lang pag ando na. Parang hindi wala tayong momentum to oppose. Ito kasi yung ano eh, People's Initiative, maaga sila nag-umpisa kaya nagka-momentum tayo eh. Sabi ni... Sabi ni Niesa, kaimutan ko at you've been once in PCO. Twice! During the Duterte administration, I was a hampas lupa in, ano, I was a hampas lupa consultant sa, ano, sa office ni Mocha, ni Asek Mocha. So, and when Asek Mocha left, I left also. Alam ko naman mag-stay ako. Sabi ni Ma'am, ni Lola Remedios may manok. Actually, may tandang. Kulang pa ako ng manok para magka-itlog. Mahirap na, di ba? There was a time na wala ng itlog sa palengke. Nakakaloka. How can we back to unscrupulous ones muscling for cha-cha legally? Well, we have to be vigilant. Kasi ito na nga, maingay tayo tungkol dito sa People's Initiative at mukhang napakinggan nila tayo. So, tinatanong ni Anton tungkol dun sa shinare na video ni Chrisette. Ayoko kasing pasikatin yung tao, lalo na pag nagkakalat ng ganong ano, hindi accurate na information. Sa akin ni Ren,
Kung pwede lang sana mag-request, mag-clone tayo ng maraming Aternitrix. Needs kasi natin ng brains with a heart. Dumadami kasi ang Migs with Vegas. Sinang Migs yan? Grabe kayo. Uy, kuwawa naman yung ano. Si Congresswoman Migs ba yung sinasabi ninyo? Uy, kuwawa naman yung tao. Now, of course, a lot of it is because of what she says, no? But still. So, grabe kayo. So, na may communication ba po kayo ni Attorney Vic, tinatanong ni Lola Remedios? Wala po. Wala. I don't even know where he is. It would be nice to see him again. Sabi ni Noah him, and I agree. I think these are all planned a long time ago. Well, totoo naman din po yan. Sabi ni Palawan, puro-puro. Watching from Puerto Princesa, Palawan. Hi po! Uy, dadalaw ako minsan sa inyo. Meron po bang pagdidiwata ang mga Palawanon? So, gusto kong mag-ano. At saka, season ba ng pagdidiwata ngayon? So, it's a ritual. Sabi ni UDC Pex, may power po ba ang Homeowners Association sa subdivision na pigilan po ang entry? Entry ng sino? Kung homeowner, hindi pwede. Sabi ni Kokoy Davao, nag-aalboroto si Senator Robin Padilla. Tungkol saan po? Siguro mag-usap, ano, I should schedule, ano. Tignan ko kung makausap ko si Senator Robin. Tignan natin. Okay? So, meron pa ba po ito? So, recap natin, ha? Nag-usap si Senator Migs at saka si Presidente. And later, nag-file ng resolution si Senator Migs, Senator Angara, at saka si Senadora Loren para mag-propose ng change sa charter tungkol sa economic provisions. I have to see it, so tignan natin ha. Ito ay solution nila para hindi na ituloy itong charter change via People's Initiative. Mag-charter change na lang po using Constituent Assembly for the purpose of amending the economic provisions with a single provision unless otherwise provided by law. Ang nakita nilang issue is that divisive daw kasi itong People's Initiative. Divisive ito, oo. Pero ang primary na nadidivide ang Senado at ang Kongreso. Dividing powers ng House. So nakita naman nila, siguro kakaingay natin. So, pero dito sa pagbabago pa rin ng charter para sa economic provisions, hindi po sila specific. So madaling sabi, gusto nila ng pagbabago na mayroon silang power to do anything they want with the economic provisions. Hindi po yan maayos. Kasi unang-una, hindi tayo kasali sa usapan. Hindi nga ng People's Initiative para bigyan ng sobrang powers ang House, pero gusto pa rin nilang ibago yung saligang batas using Constituent Assembly, meaning sila-sila din, at ang babaguhin nila ay ano, simple lang. Gagawa sila ng batas at yung batas na yon okay na dapat yon in accordance with the Constitution na yon. Meaning, we don't know what they are changing. Gagawa sila ng napakalawak na provision and they will hide behind that. So, hindi natin alam kung ano yung actual pagbabago until they start making the law. And what does that mean? It means, in-erase na nila yan. Effectively, what they are saying is that they are erasing all of that at sila na lang ang gagawa ng mga restrictions na yan. Hindi yata fair because some of those restrictions exist for a reason. One, for public interest. Halimbawa, ibibigay ba natin na 100% foreign-owned ang airports, yun po ang kaso sa Korte Suprema ngayon. Nabigay yan ng Public Service Act. Hindi nila nakita. So bakit nga ba something as important as our airports and seaports can be 100% foreign owned? What about agricultural lands? Sabihin pa natin na, ano, gumago 100% ba na foreigners ang magpapatakbo ng agrikultura natin? Sure, okay lang yun kung magiging productive at mabibigyan ng trabaho ang mga locals. But what about our own farmers? Diba? What if what they produce are solely for export to their countries? That means gagamitin lang nila yung lupa natin para gumawa ng pagkain pero hindi tayo makikinabang. Ano ang restrictions dito? Wala silang sinasabi. Kumbaga, yung pinopropose nila ay mas malaking pagtatago, mas malaking sikreto sa taong bayan. And once again, etche puwera tayo sa diskusyon.
kung dati sinasabi natin, cha-cha, pero not this Congress, tuloy pa rin yun. Paano natin pagkakatiwalaan itong mga to? Eh, they keep trying to pull one over us. Parati nila tayong ginagawa ng inaastahan ng pagtatago. Ano ngayon ang magiging expectation natin? At parati silang nagtama, oh, sabi ni pobreng Pinoy, mag-isip ka, why are they in a hurry? Totoo yan. Ang dami nang lumilitaw na teorya. May kinalaman ba ito sa additional access to EDCA bases? Diba? May kinalaman ba ito dun sa mga pumapasok ngayon na material support para dun sa mga kano? May kinalaman ba ito sa posibleng alitan na parating? May kinalaman ba ito dun sa mga ano, sa tuloy-tuloy na maraming foreign intervention sa atin? At pag-i-increase ng possible na conflicts with other countries. Tama, why are they in a hurry? And why do they want the discretion to be solely theirs? Wala ba tayong say? Di ba? Hindi ba tayo pwede na ano, consultant, at least naman mag-lip service kayo, kahit paano, tanungin nyo naman kami. Hindi yung komot na boto kayo, eh automatic lahat na lang kung ano yung gusto ninyo yung masusunod. Hindi po lahat ng pinopropose ng mga ito ay para sa kapakanan natin. At hindi lahat ng pinopropose nila ay ano, ay makakaprevent ng injustice sa atin. Ang nangyayari, nag-lumalaki lang yung inequality natin with these people. The irony being, tayo yung naglagay sa kanila sa pwesto. Nakakaloko. So, maraming salamat at sinubaybayan niyo na naman ako. Parang gusto ko magbigay naman ng good news paminsan-minsan, pero ito nakakaloka. Hindi sa akala natin, uy, matitigil yung People's Initiative. Ay, hindi. Iba palang paraan lang. Hindi ba? Ano nangyayari dito sa ating mga legislators? Ano nangyayari sa gobyerno natin? Parang hindi na sila nahihiya sa atin. Ano bang nangyayari? Ano bang gusto nila? Gusto nila sila-sila na lang parati? Gusto nila may mga tuloy-tuloy mga secret deals, whatever those are, if any. Ay, sabi ni Red, agreed, baka magulat na lang tayo at magising na ilang tao na lang talaga ang nagmo-monopolize ng market. Totoo yan. So, posibleng, sige, open natin lahat sa foreign ownership. So, tama ba? Natanggal yung mga oligarko natin. Pero wala na rin tayo. Hindi na rin tayo pwede magnegosyo. Kuha na nila lahat eh. So, diba, ano yung restrictions hindi nila sinasabi sa atin? Hindi ba dapat alam natin before they change the constitution? Yung mga ganyan generic na provision, parang sinabi na, na lang nila, erase na natin lahat yan. Ha! So, tinatanong ni Combs, bakit gusto nilang tanggalin ang SMNI? Salungat eh. Salungat ng opinion. Okay, so maraming salamat sa lahat ng sumubaybay. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta yung nagpadala ng super chat at super sticker. Sabi ni Ma'am Mia, kaya ibang nakatira dito sa Japan, galit na sa patakaran ng gobyerno, masyadong madumi. Opo. Thank you din kay John Duncan, SP Tingson, and Joaquin sa inyong super chat at super stickers. Ha? At saka sa lahat ng, grabe, dami. Ang dami rin nagpapadala po dito sa ating TikTok. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ha? Na-appreciate ko po lahat. At lahat po nang nagpapadala ng stars dito sa ating Facebook. Maraming salamat po sa inyo. But more than that, yung pag-like, pag-share, pag-comment ninyo, malaking bagay na po para sa amin. So huwag po sana kayong magsawa. At magkikita po tayo bukas. Hindi ako sure kung nasa karambola ako bukas. Dahil baka pagising ko, sore pa rin yung throat ko uli. Kasi nararamdaman ko na naman. So, iisipin rin natin kung ano ang mga pwede pang ibang suggestion para hindi naman tayo nag-iintay ng hero na dumating at ano, i-rescue tayo. Kailangan meron din tayong magawa on our own. Sabi ni Jonathan, wala akong nagawa, kakapanood sa'yo. Uy, grabe, pwede namang team headset ka. Nahihiya ako pagka ganun. Ayoko po nakakaantala ng trabaho ninyo. Okay lang sana, mag-ano, pwede namang makinig kung naka-headset ka. Diba? Baka magalitan tayo. Tayo kasama ako ng mga boss nyo. Okay, sige. So maraming maraming salamat bukas uli. Pero tama, itong may mga nakikita akong mga suggestions. Siguro sa susunod natin ng usapan, mag-suggest din kayo ano ang pwede natin gawin.
di ba? Ito si Ma'am Marilu, sabi niya, Team AirPods. So, muli, I want, ito na na-request ko sa inyong lahat, ingatan ninyong sarili nyo, ang inyong kalusugan, ingatan nyo din yung pagpo-post, huwag po maghihikayat ng mga mali. Kailangan po kasi kayo ng bansa, kailangan kayo ng Pilipinas, oo, kahit wala kayo dito, kailangan pa rin kayo. So, all of you, binavalue namin, hindi lang yung opinion ninyo, pero kayo din po. So, ingat-ingat ang lahat, kita-kita uli bukas. Salamat! See you!